Okay, good morning. Baka naranasan niyo itong problemang ito, no? May problema itong cellphone na ito. Papakita ko kung ano. Kasi ito, ipokonnect ko sana sa wifi, pero hindi siya mag-connect kasi wala siyang keyboard. Ayan. Pag kinlik mo to, kita nyo. Dapat may lalabas na keyboard. Ayan. Kahit saan kayo pumunta, limbawa pumunta kayo sa Facebook o kaya Google, click nyo tong Google, walang lumalabas na keyboard, hindi kayo makakapag-search. Okay? So, ang gagawin nyo dito, pwedeng pumunta muna kayo dito. Tingnan nyo muna ito. Language and input sa settings, tapos check nyo kung may ibang option. Kung mapansin nyo dito, corrupted to. Corrupted siya. Yan, namatay na siya. Mawala siya. So, kung corrupted yan, may discard tayo dyan. So, ganito ang gagawin natin. Kukuha muna kayo ng isang phone. Okay, saglit. Okay, kuha kayo ng isang phone na nakakonek ang wifi. Then, yun yung wifi niya. Then, yung portable hotspot niya ay i-on ninyo. Okay. On yan, yung portable hotspot. Then, tanggalin niyo yung password. Since hindi tayo makakapasok nang hindi tayo nagtatype na password, so tatanggalin natin tong password. So, ilalagay natin sa LAN. Sa encryption type, i-click nyo yan, tapos ilagay nyo yung LAN. Okay, mawawala yung password ng hotspot. So, mangyayari, baka makakakonnect na kayo dito. So, punta tayo sa settings, hanapin natin tong hotspot na ito. Yung binibigay na hotspot na ito. Ito siya. Yan. I-click nyo lang yan, then makakakonnect na kayo ng walang kailangan na keyboard. So, pagkatapos natin makakonnect, ang gagawin nyo naman, pumunta kayo sa home, then i-press nyo ng mga at least 5 seconds ito. Itong home button. So, i-press nyo lang yan. Then, mag-activate yung Google Assistant. Okay. Then, abangan nyo yung lalabas dito sa screen. Wait nyo lang to. Okay, ngayon, nandito na kayo sa loob ng Google Assistant. May makikita kayong parang, ito, na parang microphone. So, ang gagawin nyo, ipipress nyo yan, then sasabihin nyo yung download Google Keyboard APK. Okay. Itatry natin. Or download Gboard. Parang ganun. So, itatry natin. Download Gboard. Yan. Okay. Ngayon, dadalhin nyo kayo dito sa, automatic siyang papasok ngayon sa Play Store. Then, makikita nyo, may nakalagay dito na Gboard. Ito yung Google Keyboard. So, i-tap nyo lang yung install. Okay, then mag-download yan. Then, hintayin natin. Okay. So, ito yung solution natin para dun sa problema na nawawala yung keyboard or corrupted yung keyboard natin. Halos pareho lang naman ito ng Samsung keyboard. And may time na mas better pa siya kaysa dun sa Samsung keyboard. And ito, parang solution na talaga to. Mas madali siya kaysa mahirapan kayo sa pagpapasa galing sa ano. Although pwede rin yan, magpapasa kayo ng kung may share it yung phone na to, pwede nyo i-download dito yung Google Keyboard, then ipasa nyo sa share it ng unit. Pero kung wala kayong share it sa unit na to, ang tanging paraan lang yung ginagawa natin ngayon. Okay. So, pwede rin sa PC, pero syempre, isasaksak mo pa din. Yun, kailangan mo pa ng kable, saksak mo sa, kailangan mo pa ng PC. So, ito, i-open na natin. Click nyo yung open. Then dito, makikita nyo yung instructions. Step 1, enable in settings, i-click nyo yan. Then mapapansin nyo dito, dumagdag na yung Gboard. Then i-click nyo yan, then okay. Then select input method.
i-click nyo lang po itong Gboard. Then done. Okay na siya. Ngayon, ang gagawin natin, itetest natin siya kung okay na siya. Click natin dito sa ano. Then, nilalabas na siya yung Gboard. Pwede na kayo mag-tap. So yun, ganun kadali yung sistema ng pag-repair nitong ano. Nitong nawawala yung keyboard na. Okay, sana mapakitabangan niyo yung mga yung tutorial natin ngayon tungkol dito sa corrupted keyboard ng Samsung or ng ibang mga units. Pwede po yan. Halos lahat naman sila, lahat ng mga Android na pwedeng gumamit ng Google keyboard. Okay? Okay, salamat po sa panonood at magandang araw sa inyo.